Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. In this video, ang topic natin ay kung paano alagaan ang kalamansi seedlings. So, meron po ako ditong mga seedlings ng kalamansi at ito ay itinanim ko galing sa buto. So, halimbawa meron kayong bunga ng kalamansi dyan o nabili man niya sa palengke, halimbawa yung mga hinug na pwede nyo i-harvest ang buto noon at ipunla lang sa lupa. Hugasan lang siya mabuti. And then pagkatapos itanim sa lupa, maghintay lang mga 3 weeks ay may sibol na po yan. So ito po ang example ng mga kalamansi na itinanim galing sa buto. Ito pa. Ngayon, habang lumalaki ang kalamansi, dapat po yan unang-una ay ating pinuprune. So sa pagprune naman, ang patutuloyin lang natin ay isang tangkay, yung kanyang major stem na tinatawag. Ito pong kanyang trunk. Iiwasan natin or aalisin natin yung mga tumutubo sa katawan niya para ma-encourage natin na yung kanyang main trunk ay tumaba. At yung energy ay mapunta dito sa patutuloyin natin. So, halimbawa dito, tatanggalin ko ito. So, in this instance, ito po ay hindi na makakaagaw ng energy. So, dito na mapupunta sa main trunk na to. Dito pa. Yan, dito maraming tumutubong tangkay sa kanya. Oh. So, dapat po dito isa lang ang patutuloyin. So, sa isang video ko, ito yung pinakita ko na kinain ng uod at nahanap ko kagad yung uod. So kung meron kayo pinapalaki kalamansi seedlings, suki po yan ng mga uod. Ano po? So ito pang isang example. Oh. Itong isang to, hindi ko nabantayan. Ayan. So inubos ng uod yung kanyang dahon. At dito na rin nagkukun yung uod. Naging paru-paru na siya. So ito pa yung natira sa kanyang kukun. Oh. Ayan, nakasabit pa dyan. Ayan, ito. So, may gitsang buwan na po ito mula na makalbo at tayo nga after 1 month, yan pa lang ang tubo niya. So, babagal talaga siya, madidelay. Actually, malago na sana ito eh. So, inubos lang ng uod yung kanyang mga dahon. So, babantayan din siya sa mga uod. So, dito halimbawa, ito tumubo sa gilid yung sanga. Kailangan tanggalin rin po yan at para ito na lang ang magtuloy. Pag walang kaagaw ng mga sanga ay mas mabilis pong lalaki ang inyong kalamansi seedling kagaya ng isang ito. Yan po ay assuming na walang sanga at the same time wala rin kumakain sa kanya. Ayun, may paru-paru na naman. Oh. So siguro baka yan na yung paru-paru umubos yung dahon niya. Ayun, umiikot-ikot. So una-una po sa pag-aalaga ng ating kalamansi na pinasibol sa buto, yan, pruning. Ang pangalawa po na maisishare ko sa inyo ay ang lupa. Yung pong lupa niya, hindi siya pihikan. Kahit purong lupa, pupwede dahil malalaki naman ang ugat ng kalamansi. Yun nga lang, huwag niyong laging didiligan. Huwag laging basang-basa ang lupa. Pwede siyang maulanan. Ano po, pagkatapos noon, patuyuin lang siya. Huwag siyang didiligan ng madalas, mas maganda yung lupa niya on the dry side. Pagdating naman sa fertilizer, kung merong compost or vermicast or ipot ng manok, halimbawa yung inyong lupa ay okay na po yun hanggang sa mag 5 or 4 na buwan ang edad ng inyong kalamansi seedlings. Ngayon, pag nagumpisang bumagal, pwede po kayong maglagay ng urea. Konting urea lang po, isang kurot lang, sasabog natin sa paligid, huwag nakadikit sa puno. So sa paligid lang ilalagay. Ihuhukay natin o kaya pagkasabog sa ibabaw, basain kagad siya ng tubig. So normally po yung pagdidilig kasabay na sa pagbibigay ng fertilizer. Gano'n naman kadalas, mga once a week lang po ang pagbibigay para mas mabilis na maging mabulas yung inyong kalamansi seedlings. Ang madalas na natatanggap kong tanong tungkol sa mga kalamansi seedlings ay ilang taon na raw ay hindi pa bumubunga. Ang mga kalamansi po kasi ay hindi root to seed. So halimbawa, itong kalamansi na ganito na bunga, nakakuha ka ng bunga, mataba, mabilog siya, malaki.
So hindi ibig sabihin na yung butong galing sa kanya ay magbubunga rin ng pareho ng pinanggalingan niya. Hindi ibig sabihin na siya ay magiging mataba rin ang mga bunga. Ang isang problema pa po dyan ay pwedeng matagalan talaga bago magbunga pagka pinatubo sa buto na kagaya nito. Yung iba nga po ng mga nababasa kong artikulo, 8 taon na ay hindi pa namumunga. Kaya naman, ang kalamansi ay pinaparami sa pamamagitan ng grafting, budding, and also marketing or air layering na tinatawag. At ang purpose ko naman sa pagtatanim ko ng mga seedling na ito ay para gamitin silang material sa grafting. So ito po ay mga gagamitin kong rootstock later on sa paggraft ng kalamansi. So idudugtong ko sa kanya yung bud or yung sanga ng aking kalamansi na magandang mamunga. Ibig ba sabihin nun na hindi na siya magbubunga? Well, pwede pa rin po siya magbunga, kaya lang maaring hindi kasing prolific nung kanyang pinanggalingan na mother plant. Sa pagpapabunga naman, pwede rin po niyo siyang pwersahin na magbunga. Kagaya din ng ginagawa sa mga kalamansi. Sa commercial production po, ini-stress yan, pinuprune heavily, and then ini-stress, hindi pinapainom ng tubig. Halimbawa, hindi rin dinidiligan ng matagal, mga 3 linggo, para siya mapilitang magbulaklak. So kung meron kang kalamansi, halimbawa, na edad 3 taon pataas, pag nagumpisa po ng 3 taon o 4 taon, pwede na natin pwersahin yan na pabungahin. Yun nga lang, huwag natin aasahan na ang bunga niya ay magiging maganda. Ala chamba lang po kasi yan. So meron din lumalabas na maganda, meron lumalabas na pangit, or meron lumalabas din na sakitin ang inyong kalamansi na pinatubo galing sa buto. Madaling tamaan ng fungus, halimbawa. So balik tayo sa pag-aalaga sa kanya. So ang una natin ay pruning, yung pangalawa ay yung pagdidilig, ang pangatlo ay pag-fertilize sa kanya. And then, ang pang-apat po dyan ay araw. So, pag nagkaroon po ang inyong kalamansi, ang mga apat na dahon, halimbawa, pwede na po yan paarawan sa umaga lang. Mas maganda pag unabot ng 6 dahon niya, mas matibay na yan, mapapaarawan na po natin yan hanggang maghapon. Importante ang araw para sa paglago ng kanyang dahon, pagtaba ng kanyang main trunk. Sa kanyang paglaki, napaka-importante po na siya ay naarawan. Ngayon, ang susunod naman ay yung transplanting sa kanya. Sa pag-transplant naman, pag nakita natin na yung kanyang ilalim ng pot ay lumalabas na ang ugat, yun po ay senyalis na kailangan natin siyang ilipat sa mas malaki at mas malalim na pagtataniman. Pag hinayaan po kasi natin na yung ugat ay umikot dito, ay magiging mababaw yung kanyang ugat. So pag nilipat natin siya sa mas malaking container, matatagalan bago makasisid pa uli yung kanyang mga ugat. So maganda na pag nakita nyo lumalabas na yung ugat dito, ay yun po senyalis na kailangan na natin siyang ilipat sa mas malaki at kung pwede mas malalim na container. Or pwede rin na direkta sa lupa kung ang purpose ninyo ay itanim siya sa lupa ng direkta. Pagdating naman sa mga insekto, wala po akong napansin na sumisira dito, nakagaya ng mga insekto na nagpupunta at sumisira sa gulay. So hindi siya tinitira ng aphids, wala rin siyang whiteflies. Isa lang po talaga ang binabantayan ko dito ngayon, yung uod, yung nagiging paru-paro at talagang inuubos niya ang dahon. So kagaya nga dito sa isang to, dito na nagkukun yung uod pagkaubos ng mga dahon. Hindi naman siya namatay, tumutubo naman uli yung dahon niya, agaya niyan, kaya lang po madidelay talaga ng husto. So yan ang binabantayan ko lang sa kanya talaga, yung mga uod. Pagdating sa ibang insekto, wala pong problema kasi dito sa iba kong mga tanim talagang maraming insekto na sumisira kagaya ng aphids, so bantay talaga ako doon. Pero ito wala pong problema kundi yung uod lang talaga. Kung gusto nyo magtanim ng kalamansi galing sa buto, meron po akong video, ipopost ko yung link at the end of this video, ilalagay ko rin sa description para inyong mapanood. Madali lang siyang pasibulin. At ito nga, ang purpose ko dito ay para gawing rootstock.
So sana po ay nakapagbahagi ako sa inyo ng aking kaunting karanasan sa pagpapalaki, pagpapatubo ng buto ng kalamansi. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!